It's you and me and all of the people with nothing to do, nothing to lose. Yes, it's you and me and all of the people. And I don't know why I can't keep my eyes on you. So welcome sa ating bagong video tutorial. At tuturuan natin sa inyo ngayon ay yung kanta ng Lifehouse, yung kantang You and Me, okay? So ito guys, yung original version, kaya asahan nyo na ito talaga yung ginamit ng mga chords sa original, okay? So super dali lang ng mga chords guys, kahit medyo komplikado yung mga chords niya, pero gagawin nating simple para matutunan ng mga beginner at kahit ng mga pro. Paggawin natin simple yung paliwanag, okay? So sa intro niya tsaka sa verse, so pareho lang yun guys. So papanindig ko muna sa inyo yung what day is it and on what month, this clock never seems so alive. Yan, so dyan yan. So paano yun? So yung mga chords natin guys ay medyo mahaba, pero promise ko sa inyo madali lang yan. So ang mga chords natin ay G, okay? So sa buong kanta na to guys, yung daliri nyo na to, halos nandito lang tong dalawa na to. So hanggang mag senior citizen na kayo, nandyan lang yung daliri nyo. Ayan, so dyan no. First string at saka second string, okay? So yung G, na apat yung daliri, okay? So ito ay nasa 6, tapos ito ay nasa pip, okay? Pip, hindi pala pip, fip. Ayan. Ayan. Tapos C at 9, so ibababa nyo lang yung dalawa na to. Itong dalawa na to, naka-stay put pa rin. So ayan, C at 9. Tapos, D sus 4 over F sharp. So ganito 'yon. Ito ay nasa 3rd string, 2nd fret, tapos ito ay nasa 6th string, 6th fret, okay? So 'yan. 6th fret, 6th string, 2nd fret pala, okay? So 'yan. So dito natin G, tapos C at 9, and then D sus 4 over F sharp, tapos G over B. Yung G over B guys, tatanggalin niyo lang 'to, and then ito ilalagay niyo sa pip string ng pip fret, second fret, okay? So yan, G over B, okay? So pagkatapos nun ay E minor 7, so ito dadagdagan nyo lang sa 4th string, E minor 7, and then D sus 4. So yung D sus 4, para kayong naka D, pero nakalagay ito sa 3rd fret, nakaipit ito, okay? So yan, and then C at 9, tapos si add 9 ulit. Okay? So 2 times yun lang yan gagawin, yung lahat ng hilera na yan sa verse. Pero sa intro guys, isang beses yun lang gagawin yan. Okay? Ulitin natin. Sa intro, isang beses yun siya gagawin. Sa mga verse ay 2 times yun siyang gagawin, yung buong hilera na yan. Okay? So ganun lang no? So parang komplikado lang yung mga pangalan ng mga chords, pero super dali lang na itsura, di ba? So yan. So, paano naman yung strumming pattern para sa buong kanta? Okay? So, sa buong kanta na to guys, ha? So, ganito lang kadali. Babagalan ko lang para makuha nyo kagad, okay? So, sa G, di ba, unang chords ay G, ganito lang. Down, up, down, up. Okay? So, ganun lang kada chords. Halimbawa sa G. Down, up, tapos lipat kayo ng C at 9. Down, up, tapos lipat kayo ng D sus 4 over F sharp. Down, up, down, up. Okay? So, ganun lang siya, no? Ulitin natin. Down, up, down, up, down. 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 Up, down. Okay? So, ganun siya, no? Ganun yung palitan niya. Medyo mabilis siya, pero alam kong kayang-kaya niyo yan, guys. Kasi ito lang yung ginagalaw niyo yung dalawa na to. Itong dalawa na to, stay put lang siya dyan. Okay? So, ganun lang kadali guys yung mga chords ng intro at saka ng verse at saka yung kanyang strumming pattern. So, pagpasensya nyo na guys yung ano, yung mga manok, maingay talaga. Ayan. So, nalaman na natin sila. So, kanta na kagad natin yung buong intro at saka verse. So, intro muna tayo, no? So, ganito. 1, 2, 3, go. So, pwede nyo ako sabayan guys, ha, para malaman nyo yung progress nyo. Okay? So, tayo ngayon sa...
so much time. Okay, so pagkatapos nun ay chorus na siya. Okay, so dun banda sa pinakadulo ng verse, tadamihan nyo lang yung C add 9. So halimbawa yung pinakadulo, so much time. 1, 2, 3, sets you and me. So bago papasok yung chorus, okay? So ganun lang kadali guys yung intro at saka yung verse. So pagkatapos nun ay chorus na siya. So paano naman kaya yung chorus at saka yung bridge? So punta natin. Okay guys, so dito na ngayon tayo sa chorus. So doon yung banda sa may favorite ng lahat, yung cause it's you and me and all of the people, nothing to do. Yeah, so dyan yung banda, no? So ano yung mga chords natin sa chorus? So yung mga chords natin sa chorus ay G, tapos A7 sus 4, suspended 4, A7 sus 4. So ano ibig sabihin nun? Ito guys, ay ilalagay nyo to sa 4th string, okay? Ng 2nd fret. Diba kanina yung G over B dito? Yung A7 sus 4 ay dito naman. Tapos ito ay stay put pa rin, okay? Ito ay nasa 4th string, 2nd fret, okay? So, yan yung A7. Tapos, C add 9. Tapos, C add 9 ulit. So, dinodobli-dobli natin yung mga chords, guys, minsan, kasi para malaman nyo yung bagsakan ng strumming, okay? Pagkatapos ng C add 9 ay E minor 7. Tapos, G. Tapos, babalik kayo yung E minor 7. Tapos, D sus 4. Okay? So, 2 times siya ang gagawin yung buong hilera na yan, guys. Okay? Pagkatapos nyo magawa ng 2 times yung buong hilera na yan, tandaan nyo, guys, ha, sa chorus 1, meron siyang dagdag na C add 9, 4 times yun. Okay? So, para siyang interlude, no? Chorus 1, interlude. So, sabihin na natin chorus 1 na interlude siya, no? Yung pagitan ng chorus 1 sa verse 2. Okay? So, bago pumasok yung verse 2, ito muna. Sa chorus 1 to, guys, ha? Pag natapos nyo yung buong chorus, meron siyang ganito. C add 9, 4 na beses yung gagawin. Okay? So, parang ganito. 2, 3, 4. Tapos, papasok na yung verse. Okay? So, ganun siya. Pagdating naman ng chorus 2, bago pumasok yung bridge, halimbawa, nagawa nyo na yung dulo ng chorus. Tapos, merong G. Tapos, isa pang G. So, dalawang beses nyo gagawin yung G na strum, na chords. Dalawang beses nyo siyang gagawin. Tapos, papasok yung bridge. Okay? So, pinaliwanag natin siya kagad, guys, kasi baka malito kayo. Okay? Para makuha-kuha nyo yung original. Okay? So, ganun, guys, yung mga chords ng chorus. Tapos, yung strumming pattern niya ay pareho pa rin sa kanina. So, wala na tayong problema. Okay? So, kantaan na kagad natin siya para may idea tayo. Okay? Ganito. Cause it's you and me and all of the people with nothing to do, nothing to lose. Cause it's you and me and all of the people, and I don't know why I can't keep my eyes on you. 1, 2, 3, 4. Tapos pasok na yung verse 2, okay? So, nakuha nyo siguro yung ibig ko sabihin, yung sa dulo ng chorus ay meron siyang ganon. Okay? Sa chorus 1 ay 4 na C add 9, sa chorus 2 ay 2 G. Okay? So, ganon lang kadali guys yung mga chords. So, pagkatapos ng chorus 2 ay bridge. So, ituloy na kagad natin guys, no? So, yung bridge. So, paano kaya yung bridge, no? So, doon yung banda sa may something about you now. I can't quite figure it out. Yeah, so dyan naman na sa bridge, no? So yan, ano yung mga chords natin sa bridge? So medyo mahaba to guys kasi dinoble-doble ko para makuha nyo yung strumming niya, no? So ganito, B minor. So ganun pa rin yung strumming niya, no? Down, up, down, up. So ganun, kada chords, no? So ang mga chords natin sa bridge ay B minor, tapos B minor ulit, tapos C, C ulit, tapos G, D, E minor 7, E minor 7 ulit, tapos A minor, A minor, tapos A minor ulit, tapos D,
and then D uli. Tapos B minor, B minor, tapos C minor, and then C minor uli. Okay? And then chorus na siya. Okay? So ganun lang kadali guys yung mga bridge, no? So kanta. Okay? So yung outro niya parehong-pareho lang din yung mga chords sa chorus. Okay? So ganun lang kadali guys yung chorus at saka yung bridge, at nalaman na rin natin pati yung intro at saka verse. So ang gagawin natin ngayon ay kakanta natin siya ng buo para may idea kayo kung ano, kung nakuha niyo na ba yung kanta na to. Okay? So pwede niyo ako sabayan para makuha niyo yung progress nyo sa kanta na to. Okay? Okay, so dito tayo ngayon sa intro. Intro muna tayo, ha? So, ganito. Who sets you and me and all of the people with nothing to do, nothing to lose? Who sets you and me and all of the people? And I don't know why I can't keep my eyes on you. So ganun lang kadali guys yung buong kanta ng Lifehouse, yung kantang You and Me. So super dali na lang yan siya guys, ha. Alam ko kahit yung mga beginner natin ay matutugtog agad. Ayan. So para sa inyo yan, enjoy sa bago nyo matutugtog. Okay? So kita-kita tayo sa next video natin guys. Bye!